Ang Batanes ay madalas na nasa mga bucket list ng mga Pilipino sa mga lugar sa Pilipinas na nais nilang bisitahin. Bukod dito ay marami ding mga photographer at videographer ang nagkukumahog na makarating dito dahil sa sobrang ganda ng lugar. Mula sa mga makalaglag pa nga nitong mga talampas hanggang sa mga makapigil hiningang mga beaches sa lugar. Matatagpo nito sa pinakahilagang bahagi ng Pilipinas na kung saan ito din ang pinakamaliit na probinsya sa bansa pagdating sa land area at sa populasyon. Gagastos ka ng hindi bababa sa 18,000 piso para sa round trip sa paraiso ng Batanes kung walang mga airline promos. Kung tatanungin ng mga taong nakarating na sa Batanes ay sasabihin nilang lahat na sulit ang kada sentimong gagastusin mo sa lugar mula sa tanawin, pagkain hanggang sa mga tao. Para sa katulad ko na kating-kating ang mapuntahan ng Batanes, mas maigi nang malaman ang mga dapat mong malaman sa lugar na ito. Kaya naman para sa video natin ngayon ay sabay-sabay nating tunghayan ang mga natatanging lihim ng Batanes. Alam mo ba na ang Batanes ay binubuo ng 10 volcanic island? Tatlo lamang sa mga ito ay tinitirahan ng mga tao, ang Batan, Itbayat at ang Sabtang. Ang ika-apat na isla na tinatawag na Ibuhos o Ibahos ay paminsan-minsang kakakitaan ng pamilya ng mga baka. Ang ibang mga hindi tinitirahang isla ng mga tao ay nasa bahaging hilaga ng Batanes. Ito ay ang Yami, Mavudis, Siayan, Dinem at Dengkey. Dalawa rin ang dialektong ginagamit sa Batanes. Para sa mga naninirahan sa Batan at Sabtang ay ginagamit nila ang Ibatan, habang Itbayat naman ang ginagamit ng mga tao sa Itbayat. Kilala din siya bilang Sikenan. Si Aman Dangat ay isang datu ng malakdang sa Sabtang na nanguna sa rebolusyon laban sa mga Espanyol noong taong 1791. Si Aman Dangat ay isang mahusay at matapang na pinunong Ibatan na nagpatuloy na namahala sa kanyang mga tao gamit ang kanilang mga sinaunang batas at paniniwala. Habang ang Batanes noon ay nasa ilalim na ng pamamahala ng mga Espanyol noong 26 ng Hulyo, 1783. Noong ang mga hindi Ibatan na mga Pilipino na nagtatrabaho para sa gobyerno ng Espanyol ay kumuha ng supply sa kanilang lugar, labis itong tinutulan dahil wala itong paintulot ni Aman Dangat. Dahil dito ay nagprotesta siya at nagresulta sa pamumuno niya sa isang pagsugod laban sa mga Espanyol kung saan nasa 7 katao mula sa panig ng kanilang kalaban ang napatay. Subalit nang magdatingan na ang resback ng mga Espanyol ay hinuli nila ang grupo ni Aman Dangat at Dinis Armahan. Kinalaunan ay pinarusahan nila ng kamatayan si Aman Dangat sa kanyang mismong lugar. Si Pasita Abad ay kilalang mahusay na pintor at certified pride ng Batanes. Ipinanganak siya sa Basco, Batanes noong 1946. Nakuha niya ang kanyang BA degree para sa political science sa Universidad ng Pilipinas, subalit kinalaunay pumunta siya sa Amerika taong 1970 dahil sa pagiging aktivista nito sa panahon ng batas militar ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Nag-aral siya ng law sa San Francisco, subalit kinalaunay mas pinagtuunan niya ng pansin ang kanyang hilig at yun ay ang pagpipinta. Ang kanyang mga obra maestra ay may vibrant color, constant change, experimentation at development. Bilang isang kilalang Asian American artist, nakagawa siya ng halos 5,000 mga artwork sa 50 mga bansa. Nakapagtrabaho siya sa 6 na kontinente at nakapagpinta ng isang tulay na may habang 55 meters sa Singapore, bago siya mamatay dahil sa cancer noong taong 2004. Ang kanyang studio na Fundasyon Pasita sa Batanes ay ipinaayos ng nooy budget secretary na si Butch Abad na kanya palang kapatid. Sa kasalukuyan, isa na ngayon ang Fundasyon Pasita sa mga pinakamahal at grandiosong hotel sa Batanes na ang maliit na bahagi ng kita nito ay pinangsusuporta sa mga batang Ibatan na nagnanais na maging pintor. Ang Kalusan ay ang opisyal na pangprobinsyang awitin ng Batanes. Ito ay isang awitin na tungkol sa panawagan na unang inirecord at pinasikat ni Governor Otto Searer noong taong 1909.
alinsunod sa naipasang batas noong Nobyembre 28, 1988, ang mga sumusunod ay mga provincial symbol ng Batanes. Provincial tree, Arius. Provincial flower, Rahakut. Provincial bird, Aradiwangan. Provincial fish, Mayasang. Provincial air plant, Humahum. Ang Honesty Coffee Shop na matatagpuan sa Ivana, sa Batanes, ay nagsimula lamang bilang isang simpleng tindahan na nagbebenta ng mainit na tubig at kape sa mga taong bumabiyahe papunta at mula sa Sabtang. Ang may-ari nito na si Elena Castaño Gabilo, na isang retired public school teacher, ang siyang unang nakaisip na magtayo ng naturang tindahan sa kalagitnaan ng bayan sa tulong ng kanyang asawang si Jose. Ang orihinal na tindahan na kanyang itinayo noon ay nagbebenta lamang ng kape, asukal at mainit na tubig sa umaga. Maaari ding makagamit ng kalanoon ang kanyang mga parokyano kung nais nilang magsaing o magluto ng kakainin. Inaayos ni Elena ang kanyang paninda sa umaga at binabalikan na lamang niya ito pagdating ng hapon. Dahil sa lindol na nanalasa sa lugar taong 2000, napilitan ng mag-asawang pansamantalang isara ang kanilang maliit na tindahan. Subalit dahil sa hinahanap-hanap ito ng mga tao, muli nila itong binuksan at mula noon ay tinawag ng Honesty Coffee Shop. Mula sa kape ay nadagdagan din ang kanilang mga paninda ng marami pang klase ng mga makakain at mga souvenirs gaya ng vakul. Nakatanggap si Elena ng Outstanding Ivatan Award mula sa kanilang provincial government dahil sa natatangin itong kontribusyon at goodwill sa pagpepreserba ng katapatan sa pamamagitan ng kanyang tindahan. Naitayo ito noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol, ang bahay na bato ng Ivatan na ito ay nalagpasan na ang mga malalakas na mga bagyo at ngayon ay tinuturing ng cultural treasure ng probinsya. Ang bahay na batong ito ay naitayo noon pang 1877. Kilala din ito sa tawag na bahay ni Estrella na naging House of Dacay, ang pangalan ng mamana ito ni Jose Dacay Estrella. Orihinal itong ipinatayo para sa kanyang tiyahin na si Luisa Estrella. Nagtulong-tulong ang mga Ivatan upang mabuo ito o nagbayanihan na sa kanilang lugar ay tinatawag na Kapanyidungan. Ang House of Dacay ay kasalukuyan pa rin nasa orihinal nitong anyo bukod sa bubong nito na gawa sa kugon na kailangang palitan kada 20-30 taon. Nakaligtas ito sa mga kalamidad tulad ng magnitude 8.3 na lindol noong Setyembre 13, 1918 na halos magbuon sa buong bayan ng Ivana sa ilalim ng lupa. Isa sa mga pinakapopular na landmark sa probinsya, ang Basco Lighthouse sa Naidi Hill ay isa lamang sa tatlong lighthouse na pinropose ni dating Congressman Florencio Abad. Sa ngayon, ang tatlong lighthouse ay nagsisilbing mga tourist attraction sa mga turista. Ang present-day Basco Lighthouse ay nakatayo kung saan ang orihinal na unang lighthouse ay tinayo. Hindi kalayuan mula sa lighthouse ay ang mga ruins noong ikalawang digmaang pangdaigdig. Ang guhong ito ay minsang naging parte ng American Telegraph Facility na konektado sa probinsya hanggang sa sentro ng kanilang gobyerno. Itinayo noong 2003, ang Basco Lighthouse ay nasa 66 na talampakan ng taas na gawa sa bato at rubble masonry. Kilala din ito bilang Dipnay Supuan Japanese Tunnel. Ang Batanes Tunnel na ito na nasa Batan Island ay itinayo bilang parte ng military tactic ng mga Hapon noong ikalawang digmaang pangdaigdig. Noong panahong iyon, ang mga lokal na Ibatan kasama ang mga kabataan ay inutusan ng mga Hapon na gawin ang naturang tunnel. May mga nagkwento pa na ang tunnel ay may 5 pinto. Hindi man sila pinahirapan noong ginagawa ang tunnel, natatakot naman sila dahil sa napakadelikado ng gawain ito, lalo na sa mga kabataan. Sa ngayon ay patuloy na pinangangalagaan at pinepreserba ang tunnel upang makita pa ng mga susunod na henerasyon. Alam nyo ba? Ang Batanes ay ang tanging lalawigan sa Pilipinas na may winter. Oo, mayroong isang bagay tulad ng Ivatan winter. Sa Batanes, wala ang niyebe syempre. Ayon sa antropolohista na si Francisco Datar ng UP Diliman, ang Batanes ay inuri sa pagkakaroon ng Type A na klima, isang kaaya-ayang klima na may kaunting katamtaman. Kinikilala namang Ivatan ang 2 panahon, rayon o tag-init na tumatagal mula Marso hanggang Mayo at amian o taglamig mula Nobyembre hanggang Pebrero. Ang kachachimuyen ay ang buwan ng tag-ulan sa buong natitirang taon na gambala ng isang maikling mainit na panahon sa 2 linggo sa pagitan ng Setyembre at Oktubre.
Ang winter, tulad ng nais ng karamihan sa mga ibatan na tawagin ito, ay maaaring magkaroon ng temperatura na mas mababa pa sa 7 degrees Celsius. Alam nyo ba na may kastilyo sa isla ng Batanes? Noong taong 1994, si Dr. Eusebio Dizon, isang Deputy Director ng Archaeology Division of the National Museum, ay tumungo sa Batanes kasama pa ang iba pang mga dalubhasa sa arkeolohiya. Isa sa mga pambihira nilang natuklasan ay ang isang burol na hugis tatsulok na matatagpuan sa munisipalidad ng Savidong sa Sabtang. Napag-alaman din nila na ito ay isa sa apat na mataas na mabatong pormasyon na tinatawag ng mga lokal na idyang. Ang pangkat ni Dizon ay nakakalap ng mga batayan na ang mga idyang na ito ay ginamit bilang tahanan at kita. Ang mga ito ay animoy kastilyo na katulad ng layunin ng mga estruktura sa Europa. Ang idyang ng Savidug ay may pagkakahalin tulad din sa mga kastilyo ng Okinawa na tinatawag na Gusuku na matatagpuan naman sa isla ng Ryukyu sa pagitan ng Japan at Taiwan. Ang mga gumawa ng idyang at Gusuku ay pumipili lamang ng natural na topografiya upang gamitin sa pagpapatayo ng mga kastilyong ito. Karaniwang itinatayo ito sa mga matataas na lugar gaya ng isla ng Bataan at isla ng Ryukyu. Ang mga artepakto na natagpuan sa Savidug gaya ng mga kwintas ng mga inchik noong ika-12 siglo at mga seramiko ay nagpapatibay ng pagkabuo ng idyang ay halos kasabay ng pagkakabuo ng Gusuku na nagsimula noong bandang 1200 years. Ang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!